po ang ating Panginoon. Hallelujah. Hayaan niyo po muna na una ay pasalamatan ko po ang buhay ng bawat isa sa inyo, sa inyo pong pagtugon, sa ating pong panawagan upang sama-sama po na ating pong suportahan ang pagpapagawa ng bagong church building dito po sa Sariaya, Quezon. At salamat po sa inyong pagtugon. Kita ko po maging ang mga estudyante, mga bawat isa po. Actually, ay nakita ko po na talagang nakibahagi po sa atin pong isinasagawa na pangangalap ng pondo para po sa pagtatayo ng bagong church building. Kaya naman, mula po sa pamunuan po ng Sariaya, Quezon din po ay pinaparating po namin ang aming lubos-lubos na pagpapasalamat po sa inyo, mga kapatid, sa pakikibahagi po para sa atin po itinatayong church building dito. Purihin po ang Panginoon sapagkat din na little while ay magkakaroon na din po ito ng bubong. Later on ay by December, Lord willing, dito na po ganapin ang pananambahan. Yun nga po, sa biyaya po ng Panginoon, ay unti-unti yung pagtatapos ng mga ilang mga detalye ay mangyari sa tulong at biyaya po ng Panginoon. Kaya muli, salamat po ng maraming marami sa inyo. Tunay po na napakabuti ng Panginoon. Siya po ang alam ko na sa panahon na ito, panahon pa rin tayo ng pandemic, marami pa rin po mga kagastusan. Ngunit pagdating po sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon ay talagang nandyan po kayo lagi na nakaagapay. Kaya ang Panginoon ang patuloy na magbalik ng mga pagpapalang ito ng higit pa sa inyong mga pangangailangan. Alam ko na buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, siya po ang patuloy na magpapala po sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Sa oras po ito ay lumako na po tayo para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And I would like to ask you to open your Bibles once again sa aklat po ng Roma. Pero this time, ang ating pag-aaralan ay nasa Romans chapter 5 verses 3 and 4. At muli, babasahin ko po ito sa Ingles at sa Tagalog. Kaya kung kayo po ay naririyan na, ay muli ko po kayong sama-samang inaanyayahan na magsitayo bilang atin pong paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. And nais ko din po na makisabay kayo sa aking pagbasa sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Let us read aloud the Word of God. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Okay, kung ready na po kayo, let us read all together Romans chapter 5 verses 3 and 4. Sabi dito, "Not only so, but we also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope." Sa Tagalog po, sabay-sabay po muli nating basahin. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito ay nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At hilingin ko po na manatili kayo nakatayo habang tayo po ay dumudulog sa Diyos sa panalangin. Once again, our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa patuloy, Ama, na paggabay mo sa amin upang unahin ang iyong kalooban. Tunay nga, O Diyos, salamat po sa iyong banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pagnanasa, nagbibigay sa amin ng kakayahan upang magawa namin ang iyong mabuting kalooban. Kaya salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na sa amin pong pagsunod sa iyong kalooban, O God, tunay nga po na lalo ka naming nakikilala at lalo mo ding, Panginoon, na pinapakilala sa amin ang iyong sarili. Patuloy, O Diyos, na nararanasan namin ang katotohanan ng iyong salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa oras pong ito, as we once again, Lord, study your word, continue to speak to us, Lord. Patuloy, Ama, na ang pagpapala ng iyong salita ay tunay nga po na huwag maagaw ng kaaway. Kaya naman ihanda mo ang mga lingkod mo, Diyos, na makikinig ng iyong salita. Give them alertness, Lord God. Yung kanilang isipan ay sa iyo lamang maituon. Yung kanilang pong puso, Panginoon, ay mauhaw sa iyong pangungusap at ikaw lamang, O God, ang pakinggan nila sa oras na ito at itago mo ang iyong lingkod sa iyong banal na harapan at ikaw lamang ang tumanggap ng lahat ng karangalan at papuri. Lahat po ng ito, O Diyos, ay sama-sama po namin idinadalangin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon.
ang ating pong paksa sa araw na ito ay may kaugnayan po sa sufferings. Ating pong bibigyan ng pansin ay rejoice or rejoicing in suffering. Ito po yung ating pong paksa. Pero yun nga po, no? What is it to rejoice when you are suffering? Ito po kasi ang makikita natin na focus ng ating pong topic sa oras na ito. Pero ano ba ang dahilan? Pwede ka ba talaga na magalak habang ikaw ay dumadaan sa mga pagbabata? Kasi alam naman natin, hindi po madali yung ikaw ay dumadaan sa suffering tapos mayroong ganun ka kaisipan na rejoice in suffering. Bakit po? Mahirap po ito. Ang totoo, marami sa atin, we don't want to suffer. At totoo naman po iyon sapagkat hindi naman po talaga kaaya-ayang kalagayan yung ikaw ay dumadaan sa sufferings. Subalit, alam niyo po, kapag ka ikaw ay mayroong tamang perspective kung ano ba itong sufferings, lalo na may kaugnayan sa ayon sa kalooban ng Diyos, naniniwala po ako na katulad ni Apostle Paul, ay si Apostle Paul, kung kapag tinignan natin ang kanyang buhay na dumaan din po sa maraming mga pagtitiis ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami pong reason na nakita si Apostle Paul para po dumaan sa sufferings. Kasi meron siyang tamang perspective about sufferings. Yan nga sabi niya sa Romans chapter 8 verse 18, sabi niya, sa ganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. So makikita po natin na ito po yung pagtingin ni Apostle Paul about suffering. Sabi niya, bagamat tayo ay mayroong pagtitiis, pero para sa kanya ito ay bahagya lamang. At ito ay hindi maitutumbas doon sa hindi lubos na maihahambing doon sa ihahayag na kaluwalhatiang sa atin. Kaya makikita natin na si Apostle Paul, dahil meron siyang tamang perspective about sufferings, nakita niya na yes, bilang mananampalataya, sometimes ay dumadaan tayo dito, pero okay lang yun. Kasi ang totoo, bahagya lang ito kumpara doon sa maihahayag na kaluwalhatian. Mas higit yung kaluwalhatian na inihahanda tayo ng Diyos, na kung saan, ayun, talagang pang walang hanggan na yun. Kaya, parang sinasabi sa atin dito ng Apostle Paul, habang tayo na dito sa mundo at sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, okay lang yan. Matuto tayo magtiis alang-alang sa Panginoon. Now, tingnan din po natin na, tandaan niyo po, ang suffering, hindi po yan ang lubos na kalooban ng Diyos. Bagamat nagsasuffer tayo, ay inaallow niya na tayo ay dumaan sa mga sufferings sapagkat alam din naman natin na meron din pong hatid na mga mabubuting bagay. Kapag tayo ay natututo, meron tayong tamang perspective about sufferings at dinadaanan natin ito ayon doon sa pangunguna ng Panginoon. So, sa madaling salita, makikita po natin, God has ultimate purpose for sufferings. Sabi nga dito sa ating pong binasa, sa ating passage, ang sabi, it produces perseverance. Meaning, sufferings are meant to make us even stronger. So, ito ang isang magandang benepisyo ng pagtitiis. Ito ay, sabi nga, nagdudulot ito sa atin ng pagtsatsaga. Wow! So, kung ganito ang bunga, ito ang dulot ng sufferings, I believe, pag ito ang tinignan natin, ay makikita natin na maigi na dumaan tayo dito kasi meron itong pagpapala. Kaya tandaan niyo po, napakahalaga na bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya for us to have a right perspective about sufferings. It is only when you have a right perspective about sufferings that you will be able to rejoice while undergoing sufferings. Kasi yun nga po yung ating paksa. Sabi po dito sa ating binasa, sabi ni Apostle Paul, not only so, but we'll also rejoice in our sufferings.
Why? Because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. So meron siyang mga stages. Habang dumadaan ka sa mga sufferings, ay dinadala ka sa next level ng pagiging matatag na mananampalataya. So purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan po na magkaroon tayo ng tamang perspective sa sufferings. Bagamat hindi nga po maganda, hindi kaaya-aya ang dumaan sa suffering, sapagkat habang nagsasuffer ka, talagang hindi ito mabuti, nahihirapan ka. Ngunit ang maganda, dahil sa kahirapan, minsan yung karanasan na yon ang nagbibigay sa iyo ng katatagan. Kaya yun po yung isang magandang bagay na dapat nating maunawaan about sufferings. Meron kasing ibang mga tao, ang totoo, marami. May mga tao na mali ang kanilang tingin sa sufferings. Pagka ikaw ay nagsasuffer, minsan ang tingin nila sa mga taong nagsasuffer ay makasalanan. Kaya nga, di ba, minsan sabi nila, yung taong yan, na karma kasi makasalanan yan. Para bang pagka ikaw ay nakita nila na nakaranas ng pag mga tiisin, dumadaan ka sa kahirapan o anumang mga bagay na hindi kaaya-aya sa iyong buhay, lagi nilang ina-associate ito, yung sufferings na yan ay dahil sa kasalanan or karma, dahil sa ginagawa ng tao na kasamaan. Well, bagamat may katotohanan yun, sa pagkatotoo na kapag mali ang ginawa mo, you will suffer consequences sa iyong mga maling ginawa. Pero tandaan nyo po, hindi po dahil nagsasuffer ka ay masama ka o makasalanan ka. No. Ang sufferings, tandaan nyo po, yan po ay result or effect ng fall of man. Kumbaga, ito yung masasabi po natin na curse or sumpa ng kasamaan na pumasok sa ating mundo dahil sa kasalanan ng tao. Kaya nakita natin yung masaklap na bunga ng sumpa ng kasamaan nung si Abel ay namatay. Pinatay si Abel ni Cain. Now, kung titingnan po natin, si Cain po ba ay isang masamang tao kaya siya pinatay? Well, alam natin na hindi po siya masama. Pero dahil nga po doon sa curse of evil, yung kasamaan ay yung sumpang daladala ng kasamaan, at si Cain dahil doon sa kanyang galit, dahil sa kanyang poot, sa kanyang kapatid ay nainggit siya at pinatay niya yung kanyang kapatid. So hindi dahil masama si Abel kaya siya dapat mamatay, kundi dahil mayroon yung effect ng kasalanan na dumadaloy kay Cain, yun na yung nagdala sa kanya, sa kanyang galit, sa kanyang puot, para yung kanyang kapatid na kanyang kinakaingitan ay kanyang mamatay. So Abel, sa ganitong kalagayan, ay makikita natin he was a victim of the curse of evil in this evil world. Kaya yun nga po, katulad na sinasabi ko kanina pa, na mahalaga na magkaroon po tayo ng tamang perspective about sufferings. Well, saan po ba natin talaga makikita ang tamang kaisipan, tamang kaunawaan patungkol po sa suffering, lalo na yung paano ba tayo talaga magre-rejoice? Ano ang dahilan bakit tayo dapat nagre-rejoice kahit na tayo ay nagsasuffer? Of course, ang source natin ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. We need to have a right perspective about sufferings ayon sa salita ng Diyos upang hindi po tayo malito sa ating pamumuhay sa mundong ito. Kasi po, bakit ko ba ito nasabi? Kasi po, kung titingnan po natin ngayon, nabubuhay po tayo sa ating panahon na ang concept ng iba about suffering ay hindi po yung talagang ayon sa turo ng banal na kasulatan. Ang nakikita po nila about suffering ay isang side of the coin lang. May mga tao na para sa kanila, kung ikaw ay nagsasuffer, nasa kahirapan ka, nasa karamdaman ka, para sa kanila ay hindi buhay ang Diyos sa iyo.
na parabang dahil ito yung kalagayan mo, dumadaan ka sa sufferings, kahit ikaw ay isang mananampalataya, ang idea nila ay ikaw ay hindi totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. So, meron pong ganyang mga kaisipan, kaya ngayon makikita po natin na merong pananampalataya na patok sa mga ganitong mga tao. Yun nga po yung merong prosperity mentality, kaya merong mga prosperity preachers, at marami sa mga tao ay naniniwala sa ganitong kaisipan. Madali silang nadadala sa ganitong kaisipan kasi nga ang basihan nila ng pagkilos ng Diyos ay sa pamamagitan na ikaw ay materially, financially, physically, ay yung well-being mo ay okay. So, dun po nila sinusukat ang pagkilos ng Diyos. Sa isang banda, tama po yan, pero hindi po laging ganyan. Half-truth lang po yan. Kaya, yan po yung ating dapat pong maunawaan. Kaya, tandaan niyo po, we can rejoice in suffering sapagkat mayroon pong meron po itong mabuting idinudulot sa atin. At sa oras po na ito, yun po yung ating bibigyan ng pansin. Now, tingnan po natin ano po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus mula sa Banal na Kasulatan patungkol po sa sufferings. Sa Matthew chapter 19 verses 28 and 29, makikita natin na dito ay tinuro ng Panginoon, those who suffer while following the Lord will be justly rewarded. Yan po yung makikita natin dito sa Matthew chapter 19. Sabi nga, ito po yung kwento patungkol doon sa mayamang binata na lumapit sa Panginoon at nagtanong, mabuting guro, ano po yung dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi dito ng Matthew chapter 19, verse 28 hanggang 29, tandaan niyo po, ito ang pahayag ng Panginoon patungkol sa pagtitiis. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipik ng Israel. Pasinin niyo po ang verse 29. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. So ipinapahayag dito ng Panginoon na yes, sa pagsunod natin sa kanya, sabi nga kasi niya sa verse 29, at ang sino mang magtiis. So ibig sabihin, alam ng Panginoon na while we are following Him, there will be times of sufferings na dadaanan natin sapagkat hindi maalwan ang buhay ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang maganda ang pangako niya, as we follow Him, even though we experience sufferings, we will be justly rewarded. Meron po talaga na ibibigay ang Panginoon sa atin na reward. Ngayon, sino ang makakasama ng Panginoon sa kanyang trono? Sino itong pinangakuan ng Panginoon? Sabi dito, yung sino mang sumunod sa Panginoon. Sabi niya, tandaan niyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin. So itong mga sumunod sa Panginoon, itong mga nagtiis sa Panginoon, ang pinangakuan ng Panginoon. Sabi niya, itong mga nagtiis na ito, sino mang magtiis na iwan ang kanyang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. So tinitiyak ng Panginoon na ang ating pagtitiis dahil sa ating pagsunod sa Kanya ay hindi sayang. Wow! So bakit ba ito sinabi ng Panginoon? Well, kasi nga po dito ay yung isang lalaki na ito na nagtanong sa Kanya ay sa halip po na magtiis, ay hindi ho nagtiis. Ang totoo, naghahanap siya ng
sabi nga niya, anong gagawin niya upang siya ay magmana ng buhay na walang hanggan o magtamo ng buhay na walang hanggan. So tama po yung nilapitan niya, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung titinan po natin ng masusi ang binatang ito, ang lalaking ito, meron po tayong apat na mahalagang katangian na makikita sa kanya na nagsisimula po sa M. Hindi po yung matandang mayaman na madaling mamatay. Hindi po. Ang una po na makikita natin na mahalagang katangian ng batang ito, number one, o ng binatang ito, siya po ay matalino. Bakit po? Kasi may paghahanda siya, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging doon sa kabilang buhay. Kaya tanong niya, Panginoon, ano ang dapat kong gawin upang magtamo ako o magmana ako ng buhay na walang hanggan? Kaya kung ikaw ngayon pa lamang ay may paghahanda ka na para sa kabilang buhay, ikaw ay isang taong matalino. Katulad po ng binatang ito. Ikalawa, makikita natin ang taong ito na lumapit sa Panginoon, siya po ay mabuting tao. Sapagkat sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang ating Ama. At sinabi ng Panginoon, alam mo yung mga utos. So, sabi itong binatang utos, ang sabi niya, tinutupad ko na po ang kautusan mula pa sa pagkabata. At ang kanya pong sabi na siya po ay tumutupad sa kautusan, kung mapapansin po ninyo, ay in-identify ng Panginoon itong kautusan na to. Mula po doon sa 10th commandment, hanggang doon sa pang-anim na commandment. At iniwanan ng Panginoon yung pang-limang commandment pababa. At ano sabi ng Panginoon sa kanya? Makikita natin na bagamat mabuting tao, itong tao na to, sabi, tinutupad niya ang kautusan ito mula pa pagkabata. So ano makikita natin? Nagpapahayag ito na itong tao nito ay isang mabuti. Tinutupad niya ang kautusan. O pangatlo, pero yun nga po, maganda rin makita natin na bagamat tinutupad niya ang kautusan, alam niya na wala pa rin siyang buhay na walang hanggan. Di pa rin niya matatamok sa pamamagitan ng kanyang ginagawa pagtupad sa kautusan na hindi niya matatamok ito, itong kaligtasan. Kaya dito maliwanag talaga na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa natatamok natin ang buhay na walang hanggan. Pangatlo na makikita natin katangian ng mayamang ng binatang ito ay siya po ay mayaman. Na yun nga po, sa kanyang pagsisikap ay talagang nakita niya na settled na siya dito sa mundo, wala na siyang ibang dapat gawin. Kaya kung naipaghanda niya ng kanyang sarili dito sa mundo, gusto naman niya na makapaghanda din po para po doon sa kabilang buhay naman. Kaya lumapit siya sa Panginoon. So, matalino, mabuting tao, mayaman. At ang pang-apat po na makikita natin katangian ng lalaking ito, bagamat siya ay matalino, number four, makikita din po naman natin na siya ay mangmang. He started wise, but ended a fool. Nais niyang maghanda ng para po magmana ng buhay na walang hanggan. Pumunta po siya sa ating Panginoon, and the Lord Jesus is the right person that could give him the sure way to heaven. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Kaya tama po yung kanyang ginawa. Lumapit siya sa Panginoon at itinuro naman ng Panginoon ang dapat niyang gawin. Ngunit ang totoo, ang binatang ito ay bakit ko po nasabing mangmang? Sapagkat itinuro na ng Panginoon kung ano yung dapat niyang gawin. Sabi ng Panginoon, apat na bagay din yon. Number one, umuwi ka. Pangalawa, ay pagbili mo ang iyong mga ari-arian. Pero hindi po doon natapos. Pangatlo, sabi ng Panginoon, ipamigay mo sa mga dukha. At hindi pa rin doon natapos. Ang pang-apat na iniutos ng Panginoon, na sabi, at pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Now, itong taong ito ay makikita natin na nung sinabi ito ng Panginoon, sabi na manglaw siya, nalungkot siya. Kasi napakayaman niya. Na ibig sabihin, in-expose ng Panginoon ang tunay na laman ng kanyang puso. Na bagamat sinusunod niya yung mula
ika-anim hanggang ika-sampung kautusan, yung number 1 hanggang number 4 na kautusan, which is napakahalaga na dapat nating inuuna ang Diyos sa ating buhay, wala tayong ibang Diyos maliban sa Diyos, in-expose ng Panginoon na ang binatang ito, hindi niya talaga kayang sumunod sa Diyos kasi ang tunay na dino-Diyos niya ay ang kanyang kayamanan. Kaya, ang sabi ng Panginoon, umuwi ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ipabigay mo sa mga dukha at paglasa, isumunod ka sa akin. Naniniwala ako kung mahalaga sa kanya, higit na mahalaga sa kanya, ang buhay na walang hanggan. Di bali na siyang magtiis na mahirap, pero may buhay naman siyang walang hanggan. Pero hindi niya yun nakita. Ang nakita niya, hindi niya kayang magtiis na ipagpalit ang kanyang mga kayamanan, ari-arian, para lamang sumunod sa Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw niya ng pagtitiis. Kaya anong nangyari? Hindi po siya nagmana ng buhay na walang hanggan. Mas pinili niya na kayamanan ang kanyang maging Diyos kesa sumunod sa ating Panginoon. Well, tandaan niyo po, sabi nga ng banal na kasulatan, you cannot serve two masters. You cannot serve God and mammon or money. Hindi po yun pwede. At dito, pinakita ng bahagi nito ng banal na kasulatan na mayroong mga hindi makapagtiis para sa pagsunod sa Panginoon. Mas pinipili nila na tanggihan itong mga dadaan ng tiisin na ito. At dahil narinig ito ni Pedro, kinausap niya ang Panginoon. Kumbaga, nais ni Pedro na masigurado, Panginoon, kung pwede pala na hindi ka namin piliin, eh, gusto kong matiyak. Ito bang aming ginawa? Ano po ang kapalit nito? Kumbaga dito ay sinisigurado ni Pedro, kami Panginoon, iniwanan namin yung aming mga trabaho, iniwanan namin yung aming tahanan, aming mga mahal sa buhay. At ito po ang tawag talaga dito ng Panginoon ay mga tiisin, pagtitiis, alang-alang sa pagsunod sa Kanya. Samantalang itong binatang ito ay hindi ito makapagtiis man lang alang-alang sa pagsunod sa Panginoon. Kaya si Pedro sabi niya, ano naman ang aming Panginoon? Ano yung kapalit ng aming pagsunod sa iyo? Kaya sabi nga ng verse 27, na sabi niya, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Kumbaga, naghanap si Apostle Peter ng garantya na yung kanilang pagtitiis ay hindi mababaliwala. Yun nga po, dito dinugtong ng Panginoon yung aking binasa kanina na verse 28 and 29. Ang sabi ng Panginoon, tiniyak ng Panginoon kayla Pedro. Sabi niya, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono, sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipik ng Israel. At ang sinumang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ano pangako ng Panginoon, tatanggap ng makasandaang ibayin. So ibig sabihin, dito pa lamang you will be justly compensated. You will be justly rewarded. Dito may pakinabang sa pagsunod. Kaya hindi po lahat ng sumusunod sa Panginoon ay nananatili sa kanilang kalagayan. Makikita niyo na talagang ang Lord, dahil sa kanyang masaganang biyaya, ay talagang binabago niya hindi lamang ang ating buhay, kundi maging ang antas ng ating pamumuhay. Nandun ang Panginoon, alam niya, kilala niya. Alam niya kung paano tayo pagpapalain ayon sa ating mga pagsunod. Kaya yun ang sabi ng Panginoon. At ano pa, hindi lamang tayo dito mayroong pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At yun, of course, ang pinakamahalaga sa lahat, na tayo nga po dahil sa ating pagsunod sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng tamang perspektibo ng pag ano ba talaga ang kumbaga yung about sufferings, na kung ito ay sinabi ng Panginoon na lahat ng mga sumusunod sa kanya ay daranas ng bahagyang suffering, pero meron naman pong kapalit. Ibig sabihin, meron naman itong magandang benepisyo. Well, then purihin ang Panginoon
magtiis po tayo, but we can rejoice while in suffering. At maganda din po, kung meron tayong tamang perspektibo ng sufferings, makikita natin na habang dumadaan tayo sa suffering, lalo na kung nararanasan natin na tayo ay mahina, parang nangdudubaybay, nahihirapan, alam niyo po, it is when we are weak, when we are suffering, that doon po natin na-experience yung power ng Panginoon. Tulad ng na-experience ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Sabi niya, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, hutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Bakit po, ano sabi ni Apostle Paul? Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. So it is when you are sufferings that you are able to experience the manifold power of God. Kung saan ka mahina, dun ka niya palalakasin. Kaya, yun po yung magandang katotohanan kung bakit we can rejoice even in times of suffering. At nakita natin ito sa marami pong mga nakarinig na tayo ng maraming mga patotoo, ng mga kapatiran natin, mga lingkod ng Diyos, na dumanas po talaga sila ng mga tiisin, ng hirap, alang-alang sa Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Nahihirapan sila, yes, pero dahil natutunan nila magtiis, natutunan nila na mag-endure, pero ang lahat ng ito, ang naging dulot sa kanila, ay naging matatag sila. Kaya nga sabi doon sa ating verse, we rejoice in sufferings because suffering, anong ginagawa nito? Pinatatatag tayo. We persevere while undergoing sufferings. Nade-develop po yung perseverance sa atin. Kaya, yun po yung maganda. We know that suffering produces perseverance. So, ano din po ang sinasabi ng Philippians chapter 1, verse 29? Sabi po dito ni Apostle Paul, ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. So, tinawag tayo ng Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. Pero bahagi ng pagtawag ng Panginoon sa atin para maglingkod, ang sabi, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. So, part of God's calling, as we follow the Lord, ay mayroong bahagi ang pagtitiis alang-alang sa ating pagsunod sa Panginoon. So, pinapahayag sa atin na talagang makaka-experience ka, mayroong mga persecutions, nakakaranas ka ng rejections, minsan inaano ka nila yung nandun yung pagkutya dahil sa iyong pananampalataya. Pero kung yan ay ginagawa mo sa Panginoon, tiisin mo yan sapagkat mayroong buti na kapalit ang iyong pagtitiis alang-alang sa Panginoon. And also makikita din po natin sa unang Pedro chapter 2 verse 21, again, itong talata na to ay nagtuturo sa atin about suffering. Sabi, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. So, pinapakita sa atin na talagang ang pagsunod sa Panginoon ay bahagi, may bahagi ng mga tiisin. At ang maganda naman nito, na pinapakita sa atin na even ang Panginoon na parito siya, hindi para paglingkuran, hindi para magkaroon ng maalwan na buhay, kundi alang-alang sa atin, nagbata ang ating Panginoon. Kaya hindi ba natin kayang magbata din para sa Panginoon bilang ating pagpupuri sa Panginoon, bilang ating pasasalamat sa Kanya? Sabi din po na unang Pedro chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyo magtiis ng maigling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So, ito maganda, mga kapatid. Kung meron tayong tamang perspective about sufferings, we can have
the right perspective at makikita natin na mayroong reason for us to rejoice while suffering. Kasi sabi dito sa 1 Pedro chapter 5 verse 10, ang sabi, ito ay nagbibigay sa atin. Sabi, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, after na ikaw ay dumaan sa mga tiisin, ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mabibigat ng mga tiisin ng buhay, anong pangako? Ang Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, ng katatagan, at ng isang saligang matibay at di natitinag. At hindi lang yun ang sabi. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kaya, purihin ng Panginoon mga kapatid, kung meron lang talaga tayong tamang pagkaunawa patungkol sa kalooban ng Diyos, particularly sa mga pagtitiis, sa mga kahirapan, ayon sa banal na kasulatan, ito ay ating, katulad ni Apostle Paul, sabi niya doon sa Romans, ating pong passage, not only so, but we also rejoice in our suffering. So, kung meron tayong tamang perspective about sufferings, we can enjoy, we can rejoice kahit na dumadaan tayo sa sufferings. Bakit? Alam natin na ang sufferings ay nagbubunga ng perseverance, at ang perseverance ay nagbubunga ng character, at ang character ay nagbibigay sa atin ng hope. So, mula po dito sa ating pong pinag-aaralan na ito, ay ano ba ang dahilan? Bakit tayo dapat ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit may sufferings? Kasi pag naunawaan natin ang purpose ng Diyos sa sufferings, ay we can rejoice kahit na tayo ay dumadaan dito. So, I have listed marami pong mga reasons, pero meron lamang po akong 6 na hinilista dito para po sa atin na bakit po ba inaalaw ng Panginoon ng suffering? Kasi yes, hindi ito ang perfect na kalooban ng Panginoon, pero inaalaw niya. Number one, why does God allow suffering para sa, lalo na sa atin bilang mga Kristiyano? May mga pinagdadaanan tayo, makita natin ng mabuti ano bang plano ng Diyos. Number one, bakit po ba may suffering? Inaalaw ng Panginoon ang suffering sa number one, kadahilanan na ang suffering ay ito ay ginagamit ng Diyos to deter or to mortify sin. Kumbaga, sa pamamagitan ng mga sufferings na ating pinagdadaanan, natututo tayo na para bang sa pamamagitan nito, naiiwasan natin ang pwede pang mas masamang mangyari. Natututo tayo sa mga mali o sa mga kahirapan na ating pinagdadaanan. So, kung titinan niyo po, bakit po ang mga pusakal nung panahon ng ating Panginoong Hesus ay ipinapako sa labas ng bayan? Bakit po sila doon ipinapako? Well, ito po ay para ang mga taong papasok sa bayan, halimbawa ang isang magnanakaw o ano pa mga kasalanan, yung mga heinous crimes na kinumit nitong mga pusakal na ito, ang kaparusahan sa kanila ay pinapako sila doon sa labas ng bayan para yung mga taong maaaring nagtatangka din, nagumawa pa, nag-iisip sila na gusto din nilang nagpaplano marahil na gumawa ng krimen, pero dahil nakita nila na ganun pala ang ginagawa sa mga pusakal, at least nadideter sila para hindi na gumawa ng kasamaan. Kaya yun po ang isang magandang katotohanan kung bakit God allowed sufferings. Kasi kumbaga ito ay nagiging para bang natututo tayo para hindi na gumawa pa ng mas masahol o masamang kasalanan. Umiiwas tayo dito. Katulad ni Adan at Eva, sila po ay pinatapon mula doon sa Garden of Eden at inilabas po sila. They were deprived of all the blessings that God had prepared for them and for us. So, dahil doon sa parusa na yon, nakita nila na ganun pala kapag ka ikaw ay nagkasala laban sa Diyos, ganun yung effect. So, ganun din po sa Panginoon.
Kaya niya tayo pinaparusahan, pinaparanas yung mga consequence ng ating mga maling ginawa para po ma-deter, mapigil tayo na huwag nang gumawa pa, huwag nang lumala pa yung ating mga kasalanan, huwag na tayong lumayo pa sa kalooban ng Panginoon. So yun po yung unang reason. Pangalawa, ang suffering din po ay inaalaw ng Panginoon sapagkat suffering, it produces godliness and spiritual fruit. So, dito po lumalabas yung sa pamamagitan ng pagtitiis, ano po ang nangyayari? Kumbaga, doon sa number one, para bang ang sin ay kailangang or yung iwasan mo, layuan mo, pero hindi lang basta ito layuan, kundi kailangan meron ka din ipalit doon sa mga bagay na masama sa iyo. So para itong kasalanan na hindi na maghari pa sa iyo, ano kailangan mong gawin? Kailangan na mag-produce ka sa pamamagitan ng Panginoon, ng Banal na Espiritu na naghahari sa iyo, na ang makita sa iyo ay mga gawang ayon sa kalooban ng Panginoon. Ano yun? Yung spiritual fruit. So, your sin has to be removed and it has to be replaced with things that are pleasing to God. So, kung dati, maaring hindi naman tayo lahat perfecto, may mga nakikita natin yung epekto ng ating ginagawang kasamaan. At siyempre sinasabi natin na ayaw na natin ito. So paano kang mailalayo doon sa mga bagay na yun? Para hindi mo na yung gawin na ginawa ng Panginoon, binigyan tayo ng kakayahan para ang magawa natin ay yung mga bagay na nabibigay ng kaluguran sa Kanya. Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu na ang gawin na natin ay hindi na yung gawa ng uman, kundi lumakad na tayo sa gabay at patnubay ng Espiritu na ang bunga ay nabibigay ng kaluguran sa Diyos. Ang Roma chapter 5 verse 3 and 4, yun po yung nagsasabi sa atin. Kaya hindi masarap ang mag-tiis, ayaw natin ito, pero dahil alam natin na maganda ang bunga nito, so andun po, handa tayong mag-tiis, handa tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi po sa verse natin, bukod dito, dati na nahihirapan ka, pero sabi dito, nagagalak na tayo. Nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So, sufferings produces godliness and spiritual fruit in us. Thirdly, sufferings, binibigay ito ng Panginoon, anong purpose? To relinquish the temporal for the eternal. God wants us to loosen our firm hold to what is temporal so that we will lay a firm grip on the things which are eternal. Katulad nung binigyan natin ng pansin na pag meron kang eternal perspective, tinitingnan mo ang lahat ng bagay ayon doon sa eternal perspective ng tinuturo ng Banal na Kasulatan, makikita mo na lahat ng bagay ay magagawa mo ng may kagalakan. Bakit? Kasi alam mo na inihanda ka ng Panginoon hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging doon sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya pag meron kang eternal perspective, yan yung lagi mong tatanungin. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, sa ganang akin, ang mga tiisin sa buhay na ito, bahagyang tiisin sa buhay na ito, ay hindi maitutumbas sa kaluwalhatiang sa atin. So, yun yung laging tinatanong ni Apostle Paul. Kaya nagagawa niya na mapagtagumpayan yung mga tiisin, mga kahirapan na kanyang dinadaanan dahil sa pagsunod sa Panginoon. So, God wants us to embrace eternity. Kumbaga, yun yung talagang yakapin natin na talagang tayo ay
para doon sa buhay na walang hanggan. We have to embrace eternity so that we can lose our hold onto this world. So yung dalawang kamay natin, yung talagang iyakap natin doon sa eternity. Kasi pag ang yakap-yakap mo yung eternity, wala ka nang pangyakap para sa mga bagay ng mundo. Pero kapag ka ang isang kamay mo lang ang nakayakap sa eternity, ang isang kamay mo ay hindi mo iniyakap ng lubos, yung isang kamay mo ay nakahawak yan doon sa mga bagay ng mundo. No, kung ikaw ay talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tutulungan ka ng Diyos at dadaan ka, yes, sa mga sufferings, pero itong mga sufferings na ito ay nagpapaalala lang sa'yo na yun talaga ang dahilan kung bakit hindi natin dapat piliin ang mundong ito, sapagkat ang mundong ito ay panandalian lamang. Bagkos ang lagi nating tanawin, ang lagi nating tingnan ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Diyos na ating pinagliligtuan. Kung pinapaalala sa atin, ano ba talaga ang buhay natin sa piling ng Panginoon? Kasi may mga mananampalataya na parang ayaw nang umalis sa mundong ito. Para bang ang kanilang buhay ay nakalaan, nakatuon sa mga bagay ng mundong ito at para bang hindi na sila aalis. Well, tandaan niyo po, ang tunay nating buhay ay temporal lang tayo dito. Meron pang higit na kaluwalhati ang isa sa atin na inihahanda ng Diyos doon sa kalangitan. Yan po yung nasa Romans chapter 8, verse 18. Ang unang Pedro chapter 1, verses 3 hanggang 5, ang sabi din po dito sa atin, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupa. So, let us hold on to these eternal truths, eternal promises of God for us. Kapag ito mga bagay na ito ang pinangahawakan mo, itong mga pangako ng Panginoon, eternal promises of God, ay ito yung magiging dahilan din para magtiis ka temporarily sa mga bahagyang tiisin dito sa mundo. Bakit? Ang pangako ng Panginoon ay kakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. At ang sabi pa ng sumunod na verse, sabi, ang kayamanang iya'y nakalaan sa inyo doon sa langit. So, purihin ang Panginoon. Sabi ng verse 5, sapagkat tayo'y sumampalataya, ito po maganda, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. So, even doon sa panahon ng pagtitiis, dahil kasama mo ang Diyos, hindi ka bababayaan ng Panginoon as you undergo sufferings. In fact, dahil alam mo kasama ka ng Panginoon, kasama mo ang Panginoon, yun ang dahilan why you can enjoy while undergoing suffering. You can rejoice even in times of suffering. So yun po yung pangatlo, to relinquish the temporal for the eternal. Number four, to produce a sincere faith. Ang layunin ng sufferings ay para po mag-produce tayo bilang mga mananampalataya ng tapat na pananampalataya sa Diyos. Bakit po? Because it is through sufferings that God brings out the best in us. Kapag may mga testings and trials of faith na tayo'y nararanasan, ito yung nagiging daan upang lalo nating makita kung anong uri ang ating pananampalataya sa Diyos. Bakit tayo pinadadaan ng Panginoon sa mga sufferings? Because He wants to bring out the best in us. Katulad po ng ginto sa unang Pedro chapter 6 verses o chapter 1 verse 6 hanggang 7 na sabi, ito'y dapat ninyong ikagalak bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat.
Sa gayon, kayo'y papupuringan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesus Cristo. So, the testings of your faith reveals your real strength in Christ. Kapag dumadaan ka sa sufferings, hindi ka pinahihirapan ng Panginoon. Ang totoo, hinihintay ng Panginoon na i-reveal sa pamamagitan ng iyong pananampalatayang dumadaan sa pagsubok. Yung kung sino ka, yung best mo doon sa panahon na yon. At yun ang maganda, nalalaman mo na kaya mo pala sa tulong ng Panginoon. Noon, parang ang idea natin, hindi natin kakayanin. Pero ang mahalaga, kapag ka ikaw ay dumadaan sa pagsubok, kapag ka alam mo na andyan ang Diyos, sabi nga ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, dumaan ka man sa tubig, sa ilog, hindi ka malulunod. Itong mga katotohanan ito, dahil alam mo na totoo ang Diyos sa kanyang pangako, anong gagawin mo? Magkakaroon ka ng lakas. At doon sa panahon na dumadaan ka sa mga testings and trials of lives, nagugulat ka na lang na nalagpasan mo na pala ito sa tulong ng Panginoon. At bakit mo nagawa yun? Kasi andoon yung pagpapalakas ng Panginoon ng iyong buhay pala ng palataya. At nung malagpasan mo ito, nakita mo, kaya mo pala. Katulad ni Apostle Paul, pwede mo na din sabihin, I can do all things through Christ who gives me strength. So yan po yung kalagayan natin. Ang sabi po ng Kawikaan chapter 24 verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang wala kang lakas. Sa NIV, ang sabi, if you falter in times of trouble, how small is your strength? So, inihahayag ng mga testings and trials ang uri ng tao. Kapag ikaw isang tao na sumusunod sa Panginoon at matatag ang iyong pananampalataya, makikita yan as you undergo trials. Katulad ni Apostle Paul, anong kanyang kapahayagan? Natutunan niya ang magtiis, natutunan niya ang masagana, natutunan niya ang lahat ng bagay. Nakita niya na, I can do all things because the Lord is strengthening me. Lahat ng bagay, kanyang nagagawa dahil sa lakas ng Panginoon na nasa kanya. So yun po yung pang-apat, ang atin pong pananampalataya na susukat. At ang sufferings, it produce sincere faith. Number 5, ang sufferings din po, it make us more dependent to God. Totoo naman po, it is during sufferings na ano po nangyayari, we are being drawn closer and closer and closer to God. It is during sufferings that we pray more, we read God's word more, we are more conscious of God's presence in our lives than we are living in a more comfortable life. Kapag nasa panahon tayo ng mga tiisin, doon natin nakikita na mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Tandaan niyo po, bilang mga mananampalataya, hindi tayo excuse. Sabi nga ng awit, bahagi po doon na sabi, ang mga matuwid, masuliranin man. Ngunit sa tulong ni Yahweh, agad na iibsan. Ibig sabihin, imagine niyo ang sinabi doon, ang mga matuwid, masuliranin man. So, hindi tayo excuse. Kahit tayo matuwid, meron pa rin talaga tayong mga suliranin. Pero maganda, nakikita natin as we undergo itong mga trials na ito, meron tumutulong sa atin at walang iba kundi ang ating Diyos. Sa tulong ni Yahweh, ito'y agad na iibsan. Bakit? Kasi we depend more on God. Sa panahon ng sufferings, ang sufferings, it make us more dependent to our God. And last, sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, sabi nga ni Apostle Paul, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutsain,
pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. So, yun yung nakita ni Apostle Paul at ganun din sa atin. Kapag tayo dumadaan sa suffering, mas lalo nating nakikilala ang Diyos, mas lalo siya nagpapakilala, nagkakaroon tayo ng mas malawak na kaunawaan, karunungan sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Why? Because we are being more dependent to God, lalo na during sufferings. And lastly, may mga sufferings, kailangan we have to rejoice during sufferings for us to bear witness to the world. Ang ating pagtitiis alang-alang sa Panginoon na isang paraan upang tayo din ay mag-witness sa sanglibutan. Kung paanong ang Panginoon ay nagtiis, dumanas po ng hirap para sa atin pong kaligtasan, dapat tayo din po, we have to be ready to endure sufferings para sa Panginoon, para sa pagsunod sa Panginoon. Sapagkat alam naman natin na ang mundong ito ay naghahanap sila ng talaga bang tayo tapat na sumusunod sa Panginoon, na kapag dumadaan na tayo sa pagsubok, sige nga, asan yung sinasabi mo ikaw talaga ay hindi pababayaan ng Panginoon. Kaya doon sa panahon na yon, kapag ka ikaw ay nagtiis at nagtagumpay ka, itong mga taong ito nakikita nila, nagiging patotoo tayo sa kanila na, totoo nga, itong mga taong ito, lalo na ngayong panahon ng kahirapan, lahat ay dumadaing. At kung ang patotoo mo, na sa kabila ng kahirapan ay nandun ka pa din sa Panginoon, malapit ka sa Panginoon, hindi mo pinababayaan ang iyong relasyon sa Kanya sa kabila ng panahon ng kahusan or kakapusan, pero inuuna mo pa rin siya, ang patotoo mo pa rin, nandun pa din ang iyong pagbibigay sa kabila ng halos wala ka nang maibigay, pero nagtatapat ka pa din. Yung mga patotoo na yan, ang pagsunod sa Panginoon, yan ay nagiging, kumbaga, paraan ng pag-witness mo sa mundong ito na pinapakita mo na mabuti ang unahin ng kalooban sa iyong buhay. Ito maganda, tinuturo din ng Banal na Kasulatan na kahit na parang medyo nagtitiis ka nga sa panahon ito, sinasabi ng Biblia bilang mga mananampalataya ay pwede tayong magtiis na masaya. Sabi nga ng Colossians chapter 1 verse 11, idinadalangin din namin kayo'y patatagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. So, sa mga Kristiyano, pwede pala yun na ikaw ay masayang nagtitiis kahit na nahihirapan ka, pero masaya ka pa rin. Bakit? Kasi ang puso mo ay alam mo na lahat ng nangyayari sa iyo ay may kaparaanan ng Diyos, may karunungan ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya nandun yung pag-asa mo, nandun yung kagalakan mo sa Panginoon. Sabi nga ng NIV, ng Colossians chapter 1 verse 11, sabi, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience and joyfully. So, pwede ka na nag-i-enjoy na nandun yung, nag-i-endure ng kahirapan, pero joyfully. So, makikita natin na pwede ka pala mag-endure, pero nag-i-enjoy ka din at the same time. At ipinapatotoo mo sa sanglibutan na there is joy in sufferings. Bakit? Kasi meron kang tamang perspective about sufferings. Hindi yung ang hinahanap mo lang sa pagsunod sa Panginoon ay yung pawang bububuti lang at parang tila pagka hindi na maganda ang sitwasyon ay ayaw mo na sa pagsunod sa Panginoon. No, pag meron kang tamang perspective about sufferings, makikita mo na makakabuti pala sa iyo ang dumaan sa mga bagay nito, sapagkat inaalaw ito ng Panginoon at ito'y para sa ikakalago ng iyong pananampalataya. Alam natin, sabi nga, na ang ating pagbabata ay nagbubunga ng katiyagaan. So kung alam mo na mabuti ang bunga ng sufferings, kahit na nahihirapan ka, pero dahil gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, ito ay gagawin mo. Ito ay, sabi nga, i-enjoy mo, i-endure mo joyfully. Katulad ng sabi ng ating talatang binasa. Kaya, sa panahon na ito, marami po ang nahihirapan, marami po ang dumadaing. Ikaw nahihirapan din, nakakaranas ka din ng mga sufferings. Pero dahil
meron kang Diyos na pinagtitiwalaan. Yung pagbabata mo ay nagbubunga ng pagtsatsaga, at ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Nagiging matatag ka sa panahon na ito dahil natututo ang tumatag. Kakaroon ka ng matibay na pag-asa sa ating Panginoon. Kaya kahit na nahihirapan ka, anong nangyayari? Natututo ka na tumingin sa Panginoon at nakikita mo ang sitwasyon, dinadala mo ito sa Panginoon, pinagtitiwala mo sa Panginoon, at ang nagiging kalagayan, nagiging patotoo ka ng mga tao na kapaligid sa iyo, na bagamat ikaw ay nararamdaman, ikaw ay nakakaranas ng mga kahirapan o minsan karamdaman, pero andun ka pa rin, hindi ka bumibitaw, hindi ka lumalayo, bagkos lalo ka pang nagpapatuloy sa Panginoon. May mga tao na yung pamumuhay mo para sa kanila ay nagiging malaking patotoo ng buhay pananampalataya mo. So you are bearing witness to the world na mabuti ang magtiwala sa Diyos sa kabila ng mga mabibigat na tiisin. Yung iba, sila po, dahil sa hirap ng buhay, kapit sa patalim. Pero ikaw, makikita ng iba, kapit ka sa Panginoon. Kapag ka ikaw ay kumapit sa patalim, masusugatan ka. Pero kapag ka kumapit ka sa Panginoon, makikita mo, hindi ka pababayaan. Diyos. Kaya hindi kapit sa patalim ang solusyon sa panahon ng kahirapan. Ang solusyon, kapit ka sa Panginoon. Kumapit ka sa Panginoon, kapatid. Kung ano man ang tiisin mo, humawa ka ng mahigpit sa Panginoon, i-endure mo yung mga binabata mo, magtiis ka alang-alang sa Panginoon, because in due time, sabi ng Panginoon, you will be justly rewarded. Yung pagsunod mo, yung pagtitiis mo, alang-alang sa kanya, pinangako ng Panginoon, you will be justly rewarded. Hindi kanya, hindi nasasayang yan, hindi bababaliwala yan. At ang pangako ng Panginoon, kapag ka ikaw ay marunong magtiis, sabi nga dito ng banal na kasulatan, masaya, kaya mong maging masaya. Sa tulong ng Panginoon, sabi, masaya ninyong mapagtitiisan ang lahat ng bagay. So anong nangyayari? Ang nakikita ng mga tao, lalo na yung mga hindi mananampalataya, at mag-isa kapwa mong mananampalataya, na yung pananampalataya mo talaga sincere, totoo, kasi sa kabila ng mga tiisin mo, ay nandun ka na humahawak ng mabuti sa mga pangako ng Panginoon. Yes, mga kapatid, you can rejoice even while suffering. At ang nakapag-rejoice, kaya ito nagagawa natin, kasi nauunawaan natin na bagamat hindi ito ang kalooban ng Diyos, pero inaalaw ito ng Panginoon at may mabuti na dulot sa atin ng mga sufferings. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, endure, i-endure nyo, pero endure sufferings joyfully. Rejoice in times of sufferings. Magtiis tayo alang-alang sa Panginoon, at ang lahat ng nagtitiis, sabi ng Panginoon, we will be justly rewarded or compensated. Hindi lamang sa buhay na ito, hindi maging sa kabilang buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Sama-sama tayong magtiis. Lalo na ngayon na nakikita talaga natin, dumadaan po maraming mga tao. Sama tayo na nakakaranas. Dumadaan tayo sa kahirapan, mahalang bilihin, mahirap ang paghanap ng trabaho. Pero mga kapatid sa Panginoon, nandiyan ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kapit lang sa Panginoon. Rejoice. Ang pagbabata mo ay magbubunga ng pagtsatsaga. At ang iyong pagtsatsaga, magbubunga yan ng katatagan. At habang tumatatag ka, lumalaki ang iyong pag-asa na mayroong gagawin ng Diyos sa mga sitwasyong pinagdadaanan mo. Ano man yan? Ano mang sitwasyon niyang pinagdadaanan mo? Yan man ay karamdaman, yan man ay maaaring relational problem, or ano pa mang mga mabibigat na sitwasyon, hindi ko po alam. Pero alang-alang sa Panginoon, kumapit ka sa Panginoon, endure it with joy. Sumunod ka pa rin sa kalooban ng Panginoon. Hawakan mo ang pangako ng Panginoon. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. You can endure sufferings joyfully. Bakit?
Kasi meron kang tamang perspective ayon sa banal na kasulatan patungkol sa pagsunod sa Panginoon na mayroon pagtitiis. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Takilain ka, Panginoon. Thank you, Lord. Praise God.